What's up mga kasosyo? Ito ang 5 ubos pera habits na nagpapahirap sa'yo nang di mo namamalayan. At ang unang-una kagad dyan ay ang delay ka magbayad sa mga bayarin mo. Tama po mga kasosyo, dahil sa estado mo ngayon nakapos ka sa pera, ang resulta niyan ay huli ka makabayad sa mga obligasyon mo. Ang problema sa mga obligasyon mo ngayon na bayarin, pag na-delay ka ng isang araw, may patong kagad na interes. At yung interes na yon ay hindi makatarungan. Napaka walang kwenta ng interes na yon dahil hindi ka naman nagkapera pero na-interesan ka dahil nahuli ka lang ng pagbabayad. Yan ang problema sa pagiging mahirap. Mahirap ka na nga, magpapapatong-patong pa ang mga obligasyon mong bayarin. Hindi ka na nga makabayad, yun pa mismo lalo ang magpapahirap sa'yo dahil may penalty ka tuwing makakamintis ka ng payment. Diyan yumayaman ng mga bangko, ang mga financial institutions. Walang mali sa mga institusyon na yan. Ang problema pag tayo mga mahihirap ang kinakapos sa pagbabayad. Kaya ang mahirap lalo naghihirap kasi tayo nasisipsipan na mga barya-barya na nga lang nating pera nakukuha pa nila. Samantalang ang mayayaman lalong yumayaman kasi may access sila sa maraming pera at may disiplina silang makabayad ng tama sa oras kaya wala silang patong-patong na penalty o interest. Ang pinupunto ko lang mga kasosyo, kung kapos ka sa pera, mas lalong mag-ingat ka sa mga bayarin mo. Yung maputulang ka na nga lang ng internet eh. Na-delay ka sa pagbabayad ng internet mo. Naputol. Yung reconnection fee niyan, magkano din yun? Halos kalahati ng minimum wage na sahod dito sa Pilipinas. Ganong kalaki yung penalty dahil naputulang ka lang ng internet. Dahil kinapos ka sa pagbabayad o tinamad ka lang magbayad. Pag samasamain mo lahat yung delay payments mo na may interest, yan ang nagpapahirap sa'yo mga kasosyo. Sinasabi ko na isang technique sa pagnenegosyo ay dapat delay tayo magbayad sa ating mga supplier. Pero nilinaw ko rin doon na delay payments tayo magbayad pero walang interest, walang penalty. Hindi yung delay ka nga magbayad, ang laki naman ang pinatong sa bayarin mo. Wala rin kwenta yun, kasosyo. Yung postpaid technique natin, yung delay tayo magbayad sa mga supplier, may communication tayo sa mga supplier natin na delay talaga nila tayong pinapabayad. Benefit natin yun kasi magaling na tayong mga negosyante at hindi naghihirap na tao na wala talagang pera kaya hindi makabayad. Magkaiba yun mga kasosyo. Kaya mahirap maging mahirap. Wala ka nang pera, mas madami pa ang bayarin mo. O magbayad ng tama sa oras, lalo sa mga utilities, sa mga utang na kinuha mo, basta sa lahat ng obligasyon nyo mga kasosyo. Pagpapractice din yan bilang disiplinadong negosyante na marunong tayong maghawak ng pera, marunong tayong tumupad sa ating mga sinasabing salita o pangako at hindi tayo nahuhuli sa ating mga responsibilidad at obligasyon. Okay, next. Isang ubos pera habits na nagpapahirap sa'yo nang hindi mo namamalayan ay ang pagpapanggap na mayaman ka. Tama mga kasosyo, marami nagpapayo ngayon na lokohin mo yung sarili mo na umasta kang mayaman na para maging mayaman ka. Malaking kalokohan yan mga kasosyo. Huwag mong lituhin ang sarili mo kung hindi ka pa mayaman, kaya mag-aasta kang mayaman. Tigil-tigilan mo yung law of attraction na yan. Kabaliktaran yan kung paano talaga gagana ang utak mo. Kung ninoloko mo ang utak mo na mayaman ka na at nagpapanggap kang mayaman, hindi na magtatrabaho ng matindi yung utak mo para tuparin yung realidad na yun. Tanggapin mo yung katotohanan na hindi ka mayaman at mahirap ka ngayon. Yan ang maging motivasyon mo para magtrabaho ka araw-araw at hindi yung paggising mo pa lang ninoloko mo na yung sarili mo na masaya ka kahit hindi, na mayaman ka kahit wala kang pangkain mamayang hapon. Mabuhay ka sa realidad. Huwag kang mabuhay sa imahinasyon. Huwag kang magpanggap na mayaman kung hindi ka mayaman. Kaya ka naghihirap kasi peki kang tao. Gastos ka ng gastos para sa costume mo sa pagpapanggap mong mayaman ka. Para kang payaso. May makeup kang masaya ka pero malungkot ka sa likod ng maskara. Ganon din sa maganda mong bihes na nagpapanggap na may pera ka. Sa likod ng damit na yon, isang taong hikaw sa pera, inuna pang bumili ng mga material na bagay kesa sa pangkain niya. Huwag kang hangal mga kasosyo. At kung di mo pa alam, ang mga tunay na mayayaman, mas nagpapanggap pa nga silang walang pera. Yun ang tunay na mayayaman. Pumunta ka sa mga bilihan ng mga kotse. Yung mga bumibili ng kotse doon, na cash, mga nakapambahay lang at mukhang mahirap. Yan ang tunay na mayaman mga kasosyo. Mag-focus tayo sa pagtatrabaho ng matindi at hindi sa pagpapanggap na matindi. Tigilan mong gumastos ng gumastos para magmukha kang mayaman. Kumilos ka ng kumilos para tunay kang makaalis sa kahirapan. Okay, next. Isang ubos pera habit na nagpapahirap sa'yo nang hindi mo namamalayan ay ang mga kaibigan mo ay hindi mo talaga kaibigan. Opo mga kasosyo, ang pakikipagsalamuha o pakikipagkaibigan sa mga hindi mo talaga tunay na kaibigan ay magastos. Dahil pare-parehas kayong mga nagpapanggap sa mga bawat isa, pinipilit nyo maging okay ang itsura nyo sa harap ng mga nakakasama nyo. Kaya kayo magagastos. Nagpapasiklaban kayo, nagpapaangasan kayo, nagpapainggitan kayo, at magastos yan, kasosyo. Ang mga tunay na kaibigan ay tatanggapin ka kahit anong itsura mo o antas mo. Hindi mo kailangan magpanggap, hindi mo kailangan magsuot ng mga magagastos.
lugar mong damit dahil lang sa gusto mong pasiklaban sila. Magsusuot ka ng damit dahil gusto mo talaga yung damit at komportable ka doon kahit mahal yun. Pero hindi sa rason para ma-impress yung mga tinuturing mong kaibigan na hindi pala. Ang mga tunay na kaibigan, hindi mo kailangang magpanggap, magpasiklab o paniwalain sila na okay ang buhay mo. Dahil natatakot ka na baka hindi ka na nila kaibiganin pag nalaman nilang kapos ka sa pera. Kaya lahat ng pera mo, kaunti na nga lang yan, ginagamit mo pa para ma-impress lang sila. Hindi tunay na mga kaibigan yun, mga kasosyo. Naglolokohan lang kayo tuwing magkakasama kayo. Nagpapasiklaban kayo, nagpapayabangan kayo, at hindi masarap mabuhay kasama ang mga tao na yun. I-justify nyo na mas aasenso kayo kapag ang kasama nyo ay mga ganong tao. Hindi ako naniniwala doon, mga kasosyo. Mas magtatagumpay kayo kung magtrabaho kayo mag-isa kaysa kasama nyo yung mga hindi totoong tao sa buhay nyo, mga kasosyo. Kung wala kang kaibigan, malamang hindi ka rin kasi maayos na kaibigan. Ayusin mo muna yung sarili mo, maging totoong tao ka. Huwag kang maging huwad. Huwag kang magkwento ng mga hindi totoo. Huwag kang mag-BS para lang magpanggap na okay ang estado ng buhay mo. Maging totoo ka. Kung tatanggapin ka ng mga taong yun, tatanggapin ka nila kahit pa kapos na kapos ka ngayon. Magastos magpanggap sa harap ng ibang tao. Kaya kung ang mga kaibigan mo ay hindi totoo talaga, huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa kanila. Kung totoo ka, mahahanap mo mga tunay na kaibigan na mga totoo din at walang halong pagpapanggap sa bawat isa. Okay, next. Isang ubos pera habit na nagpapahirap sa'yo nang hindi mo namamalayan ay ang mapamper ka masyado. Tama, mga kasosyo. Masyado kang feeling entitled sa pagre-relax, sa pag-unwind, kaya gastos ka ng gastos para mapamper yung sarili mo. Pamasahe ka ng pamasahe, kape ka ng kape, kain ka ng kain sa mga mamahaling restaurant, bakasyon ka ng bakasyon, bili ka ng bili ng mga gamit na hindi mo talaga kailangan dahil ginajustify mo na deserve mo yan dahil na-stress ka ng masyado noong nakaraan linggo. Walang masama na ipamper mo yung sarili mo. Pero yung wala ka nang pera, inuuna mo pang ipamper yung sarili mo dahil feeling mo deserve mo yan, yan ang nagpapahirap sa'yo lalo, kasosyo. Gamitin mo lahat ng pera mo para makabuild ka ng isang asset o isang negosyo na siya magpapasok ng pera talaga sa buhay mo. Hindi yung konting problema lang, gastos ka. Konting stress lang, kain ka sa labas. Konting consumption lang, tamang bili ka kagad ng bagong sapatos. Dahil feeling mo, deserve mo yan. Pera mo yan, gastusin mo kung anong gusto mong gastusin. Pero kung gusto mo talaga makaahon sa kahirapan, lahat ng piso mo, puhunan mo para makabuo ka ng sarili mong negosyo. Tanging negosyo lang ang makinarya na kaya magpaahon sa isang ordinaryong tao na walang matinding talento. Kung sobrang pogi mo, malamang kikita ka agad ng pera. Kung sobrang galing mo mag-basketball o sumuntok, malamang kikita ka ng magandang pera. Pero kung ordinaryo lang ang talento mo, katulad ng talento ko, kailangan gamitin natin lahat-lahat para makabuo tayo ng negosyo na siyang ipapasok natin sa ekonomiya, na siyang mag-aahon talaga sa atin sa tunay na kahirapan. Yung mapasok yung negosyo natin sa sirkulasyon ng pera na hindi nauubos sa sistema. Kaya huwag kang pamper ng pamper. Hindi mo deserve yan. Gumawa ka ng valuable na negosyo, yung may pakinabang sa maraming tao, at pagbuo na yun, umaandar na mag-isa, maraming taong maligaya dahil sa serbisyo at produktong pinoprovide mo, diyan ka lang may karapatang magpapamper talaga, kasosyo. Pero hanggat simpleng mamamayan ka pa lang din, huwag mong itreat ng itreat yung sarili mo. Magsakripisyo tayo ng konting panahon para yung susunod na lahi mo ay hindi matulad sa'yo na kapos na kapos dahil kung ano-ano ang mga ginagastos. Tipirin mo ang sarili mo sa pagpapamper mo, pero sa negosyo mo, gastusan mo ng gastos yan, kasosyo. Sana magpasarap. Lahat ng meron tayo, yan ang ating puhunan para umasenso. Okay, next. Isang ubos pera habit na nagpapahirap sa'yo nang hindi mo namamalayan ay ang masyado kang maraming nililigawan. Opo, mga kasosyo. Ang panliligaw sa maraming babae ng sabay-sabay ay nakakaubos ng pera, ng oras, at ng utak sa kakaisip kung paano natin sila mapapa-impress. Konti na nga lang ang pera mo, ang dami mo pang niniligawan, hindi ka talaga makakaahon sa kahirapan. Kung gusto mo talaga magtayo ng negosyo, extreme focus ang kailangan. Sa unang 5 o 10 taon, wala kang iba dapat iniisip kundi yung negosyo mo lang. Ang problema sa panliligaw, maya't maya nasa isip mo yung nililigawan mo para mapabilib mo siya, mauto mo siya, at maniwala siya sa'yo na okay kang tao. At sa bawat pagkakataon, gusto mo siyang sunduin, puntahan, ikain sa labas, kasi nga gusto mong magustuhan ka din niya. Kung may nililigawan kang isa, ubos oras na nga yan, lalo na pag dalawa yan at tatlo. Kaya nga pag nagpakasal ka, sinasabi na magsisettle down ka na, at saka lalagay ka na sa tahimik, kasi yun talaga ang purpose ng kasal. Yung hindi ka na aligaga maghanap ng kapareha mo para dumami tayong mga tao. Tatahimik na yung utak mo maghanap ng partner kasi settled down ka na. At kapag settled down ka na, mas makapag-focus ka na sa kung anong importante sa buhay mo at sa pagtupad mo ng iyong mga pangarap. Walang masamang maligaw. Pero wag naman sobrang dami
na destructive na ito sa'yo, hindi na inspirasyon. Inuubos na nito lahat-lahat ng puhunan mo, pera, oras, at enerhiya. Tapos magtataka ka kung bakit pagtapos ng isang araw, parang wala kang nagawa. Paano wala kang ibang inatupag, kundi ichat ng ichat yung niniligawan mo at utuin siya ng utuin. Kain oras sa utak mo, sayang yung brain powers na binibigay mo sana kung paano palalakihin yung negosyo mo ngayon, kasosyo. Walang masamang manligaw, ulitin ko. Pero kung nagtataka ka kung laging ubos ang pera mo, baka isa ito sa sumisira sa finances mo. Kung may taong mahal ka at okay kayo, magdesisyon ka na at pakasalan mo na para lumagay ka na sa tahimik. Distraction ng mambabae, mga kasosyo. Mag-ingat sa inuubusan mo ng oras, utak at panahon. Masarap man yan sa pakiramdam dahil kinikilig-kilig ka. Pero pag samasamahin mo lahat yan, kung hindi ka naman seryoso dyan, tigilan mo na. Sayang lang pares oras nyo. Kung hindi mo gustong asawahin yan, wag mo nang pabilibin. Wag mo nang eportan. Sayang lang din yung ini-invest mo sa kanya kung hindi mo naman din talaga siya gusto o hindi ka ganun kasigurado. Pinupunto ko lang gamitin ang lahat-lahat ng resources natin. Utak, pera, panahon, hindi sa distraction, kung hindi sa pagpapalaki ng ating mga negosyo. Pag malaki na negosyo mo, kahit ilang babae pa gusto mo, hindi, joke lang. Wag mang babae, bad yun. Focus tayo sa pagsisilbi sa ating mga customer at sa maraming tao. Ayos? O yun lang mga kasosyo, yan ang 5 habit na umuubos ng pera mo nang hindi mo namamalayan. Kung anong nagustuhan mo dyan, i-comment mo naman sa baba at huwag kalimutan na mag-follow, i-subscribe na rin tong mga social media accounts natin. At salamat po sa tiwala nyo sa akin. I love you mga kasosyo, God loves you. Trabaho malupit tayo, bawal tamad. Galingan natin maigi dahil napakahirap maging mahirap. Bye na muna mga kasosyo, mama chup chup, bye!